Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Ito yung pinakalatest video na inilabas nga po, na kung saan meron nga pong meeting na nangyari, mga kaldab. O sabihin na natin, celebration ng Miride, mga kaldab, na bagong Facebook gaming na kung saan may ilulunsad nga po sila na pa-tournament, mga kaaldab, na walang registration fee. O libre lang po siya. Wala po siyang bayad sa registration, mga kaaldab. Sa mga taong hindi na naman po nagegets yung pinupunto natin, sa mga taong bulag at bingis sa katotohanan, na kahit naman po magbigay tayo ng mga update, talagang masasabi na alam nyo na, yung paninira po kay Richard Folgerson, hindi po may iwasan niya, mga kaaldab, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan o ang topic nga po si Alden, marami talagang naninira, literal pa. Sabi ko nga po sa inyo, normal lang naman po yung mga taong ganyan na kaliwat kanan nga po na binabanatan si Richard Folgerson. Di natin alam, mga kaaldab, kung bakit, pero ang katotohanan nga po mas angat pa rin po si Alden Richards. Pinatunayan lang po niya na totoo lang po yung mga sinabi niya, na si Mengay nga po talaga yung totoong nagsinungaling at hindi po si Alden. Nagawa po ni Mengay yon, gaya nga po sabi ni Alden, may taong dumidikta kay Main Mendoza, kaya niya po talaga nasabi yon. At sang sinabi naman po ni Richard Folgerson Jr., maliwanag pa po sa sikat ng buwan na hindi nila ako kayang diktahan. Kumbaga, kung ano yung gusto kong sabihin, sasabihin ko. Di po ba? Common sense na lang po, kasi ang nilalabas po kasi ng mga main fanatics at yung mga taong malaking inggit kay Richard Folgerson Jr., basagin niya yung Aldab. Kasi pag nawala nga po naman daw yung Aldab, hihina na nga po ang lab team. At syempre may mga lab team na papasok, yung tipong aagaw na mga eksena, yung tipong maghahanap pa rin po sila ng mga talagang 101%. Ito, mga kaalda, base lang naman to sa mga nakukuha nating impormasyon. Base lang naman po ito sa mga kumakalat ngayon sa social media. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, masakit po yung mga nababalitaan natin na hindi kaaya-aya kay Alden. Although, kailangan natin protektahan din po ito. Hindi naman po porket na makita natin, pababayaan lang po natin. Kailangan din iparamdam po din natin sa kanila kung sino nga po ba talaga yung totoong mali sa naging pahayag at sa naging interview ni Mengay at sa article na lumabas na sinabi nga po ni Richard Folgerson Jr. May kanya-kanya po tayong opinion at pananaw sa bagay na yan. Kaya nga po ako naglalabas ng mga throwback video para magising nga po sa katotohanan itong mga taong nagpapakalat nga po ng fake news. Real talk ya, mga kaaldab, sino nga po ba yung paniniwalaan ninyo? Sino nga po ba ang mas kakampihan po ninyo? Well, syempre si Mengay, babae. Normal lang po yung mga kumakalat na issue. Pero kung titignan nyo naman po at susuriin, may mali po talaga doon sa sinabi ni Mengay. Hindi po ba? Nawala po silang relasyon ni Richard Folgerson. Doon pa lang may mali na eh. Real talk to, mga kaaldab. Marami po akong komento na nakukuha galing po sa mga netizen. Real talk, galing po sa mga netizen. Ibig kong sabihin, hindi po sila Aldab Nation. Kumbaga, mahilig lang po sila sa Marites. Ibig kong sabihin, gusto lang po nila kung mabalitaan kung ano nga po ba ang nangyayari sa relasyong Mr. Spotted at ni Richard Folgerson Jr. Sa dami po kasi ng video ngayon na inilabas sa social media, sa dami ng mga video na throwback na ipinakita ko, normal lang po na questionin nila, paano nyo ipapaliwanag ang mga videong kumakalat na sobrang sweet yung dalawa off cam? Paano nyo ipapaliwanag yung mga naganap sa Sofitel Hotel? Bakit madalas nga pong makita yung dalawa ron? Di po ba?
Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin magkaibigan lang. May walang, wala pong magkaibigan na ganun po kasobrang kasweet. Di po ba, real talk? Wala pong magkaibigan na gagamit ka ng isang bagay na ginagamit ng lalaki, personal. Di po ba? Doon pa lang may maline. Doon pa lang masasabi mo na kumbaga malabong wala silang relasyon. At ano po yung ginagawa? Di po ba, real talk to, anong ginagawa ng nila mamatin sa bahay ng pamilya Mendoza? Bakit lagi naiispatan ang sasakyan ni Alden na nakaparada sa gate mismo ng pamilya Mendoza? Gayong magkaibigan lang. Di po ba? Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets ng sinasabi ko, okay lang yan, normal lang yan. Ang pinupunto ko lang po dito, para lang po magkaroon ng linaw kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo o hindi. Di po ba? Pinagtatanggol natin si Richard Polkerson sa mga kaganapan. Binibigyan po natin ng malinaw na kasagutan yung mga tanong po nila. Kung sino nga po ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Si Bengay nga po ba o si Richard Polkerson Jr.? Kung ako tatanungin nyo, mga ka-Aldab, bumabase po tayo sa sinabi ni Alden na may taong nagdidikta. At kung sino man po yung nagdidikta na yon, malaking tao po yon. Malaking, kumbaga masabi natin na talagang namamanipula niya si Maine Polkerson. Real talk to, mga ka-Aldab. Base po sa mga nakukuha naman nating impormasyon, marami pa rin po ang kampi sa Aldab Nation. Ito yung mga silent Aldab na nagsasabi na supportado pa rin po daw nila ang lab team o ang Aldab. Kaya lang syempre hindi naman po sila po pwedeng mag-react din gaya ng ginagawa ko. Kumbaga sila kalmado lang, kampante, mag-aantay lang kung ano nga po ba talaga yung magaganap. Kung papaano tatapusin ng maganda at malinis nila Richard Polkerson Jr. at ni Maine Polkerson ang sitwasyong ito. Real talk to, mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga video na nilalabas po ni Congay o ni Congressman Spotted na talagang halatang-halata naman po na simula't simula pa lang, alam nyo na yung katotohanan na hindi po talaga sila pwede ni Maine Mendoza. Dahil lang totoong karelasyon niya, walang iba kundi si Enchong D. Kung gaano po katagal ang pinagsamahan, eh hindi po masusukat. Kung si Mengay po, titignan nyo, o yung relasyon nila, 4 na taon lang. Samantalang itong si Enchong D, 10 taon na. Real talk to, mga ka-Aldab. Kaya, imposible po. Sa sobrang sweet nga po ng dalawa, base sa mga nakakakita po, base sa mga pinopost na mga Armin sa page ng District 1, madalas nga po talaga makita sila Enchong D, Julia Montes at Mr. Spotted. Marami kasi nagsasabi na may movie kasi to, Mr. Destiny, pelikula lang yan, series lang yan, kaya normal lang na makita. Pero bakit po hindi pinapakita? Bakit po yung mga harutan po nila bilang magkaka co-star o magkakatrabaho hindi po pinapakita sa social media? Parang pilim-pili lang po yung mga post ni Congressman Spotted. Ipapakita nila yung mga taong ganito, ganyan. Hindi po ba? Bakit hindi po ba pinapakita? Doon pa lang may maline. Imposible naman po, mga ka-Aldab, na ako lang po ang nakakakita. Sabi ko nga po sa inyo, ang trabaho ni Mr. Destiny mag-imbestiga, maghanap ng solusyon sa mga katanungan po ninyo. Kaya nga po ako, pag ako naka-encounter, yun lang naman po yung sinasabi ko eh. Hindi po ba? Napakasimple lang naman po. Ngayon, tahimik si Ogie Diaz. Hindi niya na sinasagot yung mga sinasabing sobrang sweet video na pinapakita po sa kanya. Sabi niya kasi, maglabas kayo ng ebidensya. Nung pinakita lang po yung video ni Mengay at ni Congressman ni Mengay at ni Richard Polkerson na sobrang sweet, halos talagang kulang na lang magkagatan po yung dalawa. Off cam, hindi na po siya nag-react. Pati po yung mga kaibigan nilang Bading, mga ka-Aldab, hindi na rin po nagsalita. Kasi yung video po na pinapakita, bulag at bingi na lang po sila.
kung sasabihin nilang walang relasyon. Di po ba? Real talk. Kahit si Mengay matatawa pag nakita niya yun eh. O baka sabihin niya, hindi ko alam yung mga panahon na yan eh, kasi masaya lang ako. Di po ba? Common sense na lang po. Di po ba? Kung wala po kayong relasyon, kung magkaibigan lang po si Alden, di distansya at di distansya. Magkakaroon ng ilangan sa isa't isa. Di po ba? Totoo naman po eh. Yung tipong sabihin na natin, gagawin lang natin to sa trabaho. Pero pagdating sa labas, iba na. Di po ba? Real talk, mga ka-Aldab. Pero syempre, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Ang sa akin lang, gusto ko maging updated po kayo sa mga ilalabas pa po nating video.